Sabi ni Tito Jeff, 7 years yung ang probinsyano. Oh. Yung pressure na, syempre, ang nanonood, aabutin kaya ng 7 years ang Batang Quiapo? Mga 9. 9. Oo, feeling ko ako. Honestly, hindi naman ako napipressure. Kasi kung ano man ang abutin ng Batang Quiapo, basta ang alam ko, talagang ano eh, kung ano yung natutunan ko sa probinsyano, lahat dito talaga, ano, in-upgrade ko. Mm-hmm. Lalo in terms of technicalities. Kasi sabi ko, may times nalungkot ako, honestly, na sabi ko, bakit yung ibang mga telenovela o teleserye, yung mga Korean telenovela, mm-hmm, sabi ko masyadong inaano ng mga Pinoy. Natutuwa naman ako kasi talagang magaganda. Mm-hmm. Yes. Diba? Na ano, nakakaano. Pero nalungkot ako na parang minsan, parang papunta na sila doon more than dito sa gawa sa atin. Mm-hmm. Sabi ko, sa nung tinitignan ko, kaya rin namin yun. Oo. Oh, oh. Sabi ko, kaya, ang gagaling ng mga Pilipino, ang gagaling ng mga artistang Pilipino, ng mga director, sabi ko gano'n. Kailangan lang talaga natin ng ano eh, ng panahon. Kailangan lang talaga natin ng support eh. Support. Kaya nung sabi ko gano'n, sabi ko, nandun pa ako sa probinsyano, pagkatapos ng probinsyano, sabi ko, ang next project ko, iangat ko. Sabi ko, in terms of technicalities, yung mga camera, lahat. Level up. Oh, saka ginawa ko ngayon, kasi dati ang soap pag ginagawa mo, 'di ba? Ito camera, and then after that ere. Mm-hmm. Ngayon hindi, kino-color grade ko eh. Mm-hmm. Kung ano 'yung ginagawa natin sa film, 'di ba? Kino-color grade, 'di ba? May poly, lahat ng mga ano, ganun ang ginagawa nang kaya mabusisingin ng paggawa ng teleserye kasi trailer pa lang kita mo na na. Nire-ready ko na siya. Yung trailer napakaganda, 'di ba? Nire-ready ko na siya na if ever na tayo mabigyan naman ng pagkakataon, naka-ready siya. Mm-mm. Hindi yung parang the usual yung paggawa ng ano. Sabi ko eh panahon na eh, kaya naman eh. Sabi ko double effort lang ang ninyo. Oo. At ngayon, syempre yung ang probinsyano, pinapalabas din sa ibang bansa siya. At dinab. South Africa. Oo. Anong feeling na syempre sikat na sikat ka din doon? May isang pagkakataon nga, nasa Dubai ako, di nagsishow ako doon. May mga malalaki na ano, mga foreigner. Pagdaan ko, sabi ko, pili ko hindi mo na ako kilala. Mm. Pinagkaguluhan ako. Wow! Kita mo! Hindi ko alam na napapanood nila ako sa bansa nila. Oh, kita mo na. Oh. Nakakatuwa. Kasi yung kirman, ano eh. Nakakatuwa. Ang sarap pala yung pakiramdam. Diba? Iba-iba. Hindi na sila makausap English eh. Grabe ka!